Hello guys, ako nga pala si Jongong at welcome ulit sa ating bagong video tutorial. At ang pag-uusapan natin ngayon o ang topic natin ngayon ay tungkol sa TubeBuddy. Para to sa mga small YouTuber na tulad ko. At mga hindi nakakaalam ko ano ang TubeBuddy. Ang TubeBuddy ay isang search engine tool o keyword tool na nakaka-partnership ni YouTube. Ang TubeBuddy ay magagamit mo para maparanking mo yung video mo. Maging searchable yung video mo at makakuha ka ng mas maraming views at mas maraming subscriber. Tutulungan ka niya na maging mapataas yung rank mo at mabigyan ka ng magagandang tags gamit yung TubeBuddy. At kung wala pa na itong TubeBuddy apps na to, madadownload mo siya sa description box ng video na to. Libre mo lang siya madadownload or pwede mo rin siya madownload sa Play Store, Google Play Store. Libre mo lang siyang madadownload eh. Tatanungin niyo kung anong purpose nitong TubeBuddy. Ang purpose nito ay tutulungan ka nito ma-generate yung mga videos mo o mapunta sa rank yung video mo o mas malagyan mo na mas magandang tags yung mga video mo. Mas malagyan mo na mas magandang tags yung mga video mo para mas dumami yung mga views at watch hour mo. Makatulong ito sa pagtasang watch hour mo. Makatulong sa atin ito sa mga small YouTuber na adult natin. Napaka-simple lang gamitin itong TubeBuddy dahil pwede siyang gamitin sa cellphone. Meron siyang application nga siya para sa cellphone at pwede rin siya sa desktop at sa laptop. Huwag na natin patagalin ito, simulan na natin yung ating video tutorial tungkol sa TubeBuddy. Punta na tayo sa aking cellphone. Let's go! Diyan na nga, sisimulan na natin kung paano gamitin yung TubeBuddy. Pero kailangan naka-download muna itong TubeBuddy. Downloadin nyo muna kung wala pa kayo na itong application na ito. Kung wala pa kayo na itong TubeBuddy na to, pwede nyo ma-download to sa description box na itong video na to. Libre lang to ma-download sa description box na ito. Kung na-download nyo na, kailangan nyo mag-sign in. Sign in na tayo sa aking TubeBuddy. Ayan yung TubeBuddy. Kailangan nyo i-sign in sa TubeBuddy ay yung YouTube account nyo. Yung account ng YouTube nyo, yun yung isa-sign in nyo. Yung Google account na ginamit nyo sa YouTube. Okay, sa-sign in na natin. Click natin sign in. Dahil na nga, naka-sign in na yung ating TubeBuddy account. Makikita nyo rito kung ilan yung videos nyo. Ayan. Yung views nyo. At kung ilan yung subscriber nyo. At yung profile picture ng inyong YouTube account. Ayan, proceed na tayo sa ating tutorial about sa TubeBuddy. Ayan nga, nandito na tayo sa pinaka-homepage ng ating TubeBuddy. Kung makikita nyo, meron siyang live subscriber count. At meron din siyang list ng mga video natin. Ayan. Makikita nyo yung mga video nyo, kung ilan yung views niya, ilan yung comment. At ayan yung video section, makikita nyo yung video section natin. Dito naman sa kabila, yung comment section. Makikita nyo rito yung mga nagko-comment sa mga video nyo, yung mga latest comment. Pwede nyo rin siyang replyan gamit yung TubeBuddy. Then yung direktang reply dito yung mga nagko-comment sa video nyo. Ito naman yung milestone. Yung mga milestone na achieve mo sa YouTube channel mo. Kunyari, yan sa akin. Yung 4 days pa lang nakakalipas, yung milestone ko, nakaka-reach ko yung 1,100 subscriber noong April 17. Yan. Tapos para makuha mo uli yung another milestone, kailangan ko maka-upload ng 90 videos. Meron na akong 88 videos. Para dalawa na lang para maging 90. Tapos nakuha ko rin yung 25,000 views 2 weeks na alipas. Yan yung mga milestone. Kada may marireach kayo ng milestone, magpapadala sa inyo yung TubeBuddy na ganito, no? Mga ganyang picture. Pwede nyo i-download yan. Pwede nyo i-share sa mga social media account nyo na na-reach nyo na yung milestone na ganyan. At ito naman yung community, world news community ng YouTube. Alagay dyan yung mga nangyayari sa YouTube, ano, yung mga trending. At ito naman, pinakadulo, tag explorer, topic planner, trend report, tag list, community, channel. Yung tag explorer, magagamit nyo yan pag maglalagay kayo ng mga tag sa video. Pwede kayo mag-research dyan. Dito yun, ipapaliwanag ko dito yun. Kunyari, itong videos na to, open natin. Yan. Makikita nyo, sinasabi ni TubeBuddy kung anong status ng video nyo. Tulad nito,
mababa yung thumbnail na naka-upgrade sa kanya, kumbaga mababa yung resolution, naka-check yung ad tags, tsaka yung ad tags to your description, title din, kung gano'ng haba yung title mo, ano siya, kumbaga, pasok yung haba ng title mo. At yung ibang features dyan, ma-unlock yan pag nag-upgrade ka. Nulit ko nga pala kung wala pa pala na itong Tubuddy, madadownload mo to sa description box ng channel ko. Pwede mo rin siya madownload sa Play Store. Punta na tayo sa tags, sa taggings. At ito yung isang purpose ng Tubuddy para mas mapadami yung subscriber count mo at yung mga views mo. Kung nakikita nyo, yung mga green na yan, yung mga tags ko, ayun yung tags ng video ko. Kung makikita nyo, yung mga green na yan, ayun yung position ranking ng video ko. Kunyari yan, how I edit photo using PicsArt, number 2 siya sa ranking. Tapos yung isa naman, number 4, ito isa number 1. Pag ayan yung search term na ginamit, lalabas yan sa number 1 sa ranking. Diba 20, malaki na itutulong yan para mas dumami yung views nyo. Nalalaman nyo yung rankings ng tags na ginagamit nyo. Tapos kung wala kayo may isip na tags, nagsasuggest siya. Ayan, click natin yung suggest. Ayan, nagsasuggest siya. Ayan, baka pwede mo yung itaglagay na tags. Pag na-apply ka lang, 3 lang yung sinasuggest niya. Pero pag gusto mong mas maraming tags yung isuggest sa'yo, kunyari, nga, view all result, kailangan naka-upgrade ka, mag-upgrade ka. Ayan, may bayad siya. 155, good for 1 month na yun. Pwede sa lahat ng channel mo. Pwede ka rin mag-explore ng tags. Kunyari, ito, tags natin. Paano dumami ang subscriber? Kunyari, ayan yung topic ng video mo. Paano dumami ang subscriber? Kukuha ka ngayon ng tags. Ayan yung ranking niya. Yung search volume niya, medyo mababa, low lang. Yung competition, medyo mababa rin yung competition. Ayan yung mga kung gano'ng karami yung nagsisearch dyan sa tags na yan. Overall, fair siya. Medyo maganda-ganda siyang gamitin. Kasi ayan yung mga pwede mong ilagay. Paano dumami yung subscriber, paano lumaki yung YouTube channel, paano kumita. Pwede mo rin gawing auto-complete. Yan. Ayan yung mga pwede mong gamitin. Check mo lang yan, lalagay mo lang check. Copy tags. Pwede mong i-direct ang ilagay na sa video mo. O pwede mong gawing clipboard. O ilagay mo sa tag list. And ito naman yung mga copy video title, URL. Pwede mong, pag inilik mo yung mga yan, makakopy yan. Kunyari yung video tags mo sa video na yan, click mo lang yung copy tags. Makakopy na siya lahat. Tapos dyan, makikita mo kung ilan yung tags mo sa title mo. Tsaka kung ilan yung tags mo sa description mo. Makakatulong yung mga tags, tags sa title, tsaka description para maging searchable yung YouTube video mo. Kaya yun ang kahalagaan niya itong Tubuddy. Malalaman mo kung pasok ba sa ranking yung mga tags na nilalagay mo. Ayan. Kasi tulad niyan yung isa, yung how to edit scribble art, ayan yung may bilog. Hindi siya pasok sa ranking kasi wala siyang kulay green na ranking. Tulad niya itong mga to, may mga ranking. Mamaya, pakita ko sa inyo. Natotoong nasa ranking siya. Itong paano gawin ng scribble art sa PicsArt, isi-search natin ngayon sa YouTube kung lalabas siya sa ranking. Yan natin. Search natin paano gawin scribble art sa PicsArt. O, diba? Ayan yung ito yung video ko, nasa top siya ng ranking, number 1 siya. Ayan yung kagandahan nun, ng Tubuddy. Malalaman mo kung tama ba yung nilalagay mong tags para pasok siya sa ranking. Tingnan mo, 6 hours ko pa lang in-upgrade yung video ko, pero mababa pa lang yung views niya kasi ka-upgrade pa lang. Pero nasa number 1 siya sa ranking, hindi katulad na itong mga to. Tingnan mo, ito isa. 1 year na, 917,000 views, pero nasa baba ko lang siya, di ba? Balik ulit tayo sa Tubuddy. Yung Tubuddy ay kapartner ni YouTube. Kaya huwag kayong mangamba na iniisip nyo kung dito to, itong apps na to. Ayan, mga rankings.
Yung gagandahan yan, makakatulong yan para dumami yung views mo at subscriber mo. Ito naman yung can post. Pwede kang maglagay dito ng mga gusto mong direct lang comment na pwede mong, kanyari may comment sa'yo. Parang auto message. Pwede kang mag-add yan. At ayun nga yung TubeBuddy tutorial natin. Sana may natutulang kayo. Kung di pa kayo nasubscribe sa channel ko, i-click nyo lang yung subscribe button at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video tutorial natin. At kung may katanungan kayo tungkol sa TubeBuddy, comment down below nyo lang. At kung gusto nyo ito i-download, ma-download nyo ito sa description box ng ating video. So paano, hanggang dito na lang. Ako ulit si Jongong. Bye-bye!